Pagpapalaganap pa ng kamalayan ng mga katutupo sa itinatatag na National Indigenous People Education Policy Framework ng Department of Education, maging ang kalaman ng mga ito tungkol sa layunin ng K-12 tampok sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month. Taon, narito ang report. Tuwing buwan ng Oktubre ay ipinagdiriwang ng bansa ang National Indigenous Peoples Month at kamakailan ay nagtipon-tipon ng mga ito sa tanggapan ng Kagawaran ng Edukasyon sa Maynila kung saan nakasentro ang paggunita sa kahalagahan ng edukasyon sa mga katutubo. Layo ng pagtitipon na mapalaganap ang kamalayan ng mga katutubo sa itinatag na National Indigenous People Education Policy Framework, maging ang kaalaman ng mga ito tungkol sa layunin ng K-12. Sinabi ni Attorney Leonor Oralde Quintayo, chairman ng National Commission for Indigenous People o NCIP, sa edukasyon nagkakaroon ng kapangyarihan ng mga katutubo at tinutulungan sila nito na igiit ang kanilang karapatan at pansariling determinasyon. Aniya, ang nasabing programa ng pamahalaan na IPED ay kaugnay ng pagsisikap ng bansa upang matamong Education for All by 2015 at ang Millennium Development Goals at upang isulong ang Basic Education Sector Reform Agenda. May mga initiatives na po din tayo on ground in relation to crafting or the development of IP curriculum. Yun nga lang, may mga dapat pa tayong i-refine, especially in terms of protecting the rights of the indigenous peoples, lalong-lalo na doon sa IKSPs, Indigenous Knowledge System, na maging laman ng IP curriculum. Pinuri naman ni North Cotabato Second District Congressman Nancy Catamco ang naging pagtugon ng pamahalaan sa kanilang karapatan sa edukasyon ng mga katutubo. Ipinagkakaloob sa kanila nito ang kasangkapan upang matuklasan ang kanilang pagkakakilanlan, itaguyod ang tradisyonal na karunungan, husay at pamanang pangkultura upang maihalo sila sa lipunan. Aniya, hindi na maituturing na marginalized o underprivileged ang mga katutubo sa bansa dahil sa pagsusulong ng DepEd na magkaroon ng edukasyon ang mga indigenous people. Sana po ay hindi lang po ito every October na ating i-celebrate, lalong-lalo na po sa mga IPs, sa mga katutubo. Sana po ay gawin natin itong pang-araw-araw sa ating buhay. It is our lifestyle. It is our identity. Kung sino po tayo, dito po tayo naka-anchor kung ano po yung dapat kilalanin natin mismo at mahalin natin mismo ang ating pagiging katutubo. Ang karapatan ng mga katutubo sa edukasyon ay nakatadhana sa Konstitusyon ng Pilipinas sa Republic Act No. 8371 o ang Indigenous Peoples Rights Act ng 1997 at sa 2007 United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples. Nagulat para sa Newsline Philippines, Jomel Santos, Sunshine Media Network International.